Okay guys, ngayong araw na to, magsasaing tayo. Gagawa tayo ng kanin. Magluluto tayo. Pero bago ang lahat, maghugas muna tayo ng kamay ng maayos. Dahil uso ngayon ng sakit, kaya dapat lagi tayong malinis sa ating kapaligiran, lalo na sa ating mga kamay. Kaya, eto, hugas-hugas lang ng kamay. Okay? Eto, sisimulan na natin. Panang lutuan muna, tapos magtakal ka ng bigas. Ilagay mo sa lutuan, sa kaldero, o kung sa kaldero ng rice cooker, then hugasan mo. Pagka hugas, di tignan mo kung may bato or kung ano man dumi, palay or kung yung apa sinasabi. And pangalawang hugas, ganun din ulit yung gagawin mo. Titignan mo kung merong mga bato-bato. Then bandawan, ulad niyan, tanggalin. Then tatlo. Tatlong beses na paghuhugas. Okay na yun. At medyo malilinis na yung bigas natin. Ganyan rin yung paglagay ng tubig. Kung ilang takal yung tubig, ganun din yung bigas. O baligtad. Kung ilang takal yung bigas, ganun din yung tubig. Then sukatin mo sa daliri kung gaano ka taas yung bigas, ganun din yung sa tubig. Takpan. Then ilagay mo muna. Siyempre, bubuksan natin ang tangke. Then, sindihan natin ang stove. I-set natin sa pinakamahina. Pinakamahinang settings. Pag nakita na natin medyo kumukulo na, medyo hintayin natin hanggang sa bumula siya ng bumula. Then, pwede na natin siyang ilipat sa rice cooker. Kaya naman natin nilagay muna dito sa stove para hindi masyadong maaksaya sa kuryente. Yan, medyo mabula na siya at pwede na natin siyang patayin. Okay na. And pwede na natin siyang ilagay dito sa rice cooker. Then iset natin siya dun sa cook rice kasi minsan napapabayaan o hindi natin nalalaman na hindi nakaset doon sa cook rice. Hindi siya maluluto. Tulad yan, cook na siya. Yun yung cook rice. Yun, warm rice or warm settings ang ilagay. Ito, luto na yung kanin natin. Diba? Ganun lang naman kadali. Don't forget to subscribe, likes, share and comments. Thank you for watching.